computers. All right. Good morning. Good morning. Good morning, mga ka-Live Good. Si Coach Sal Jabawan. It's early, like after 6 o'clock in the morning, 10 o'clock over there in the Philippines or somewhere in Asia. So, guys, here's the idea. I propose that we have an onboarding orientation every week. So I'm going to have it recorded para hindi ko naman kailangan gawin live ito all the time. But this will be presented live doon sa gagamitin nating apps. The reason I want to do this because we're growing so fast. Now, we want to make sure kahit na yung mga bagong sali, they can catch up on the same page with us. All right? So, let me, there you go. So, para kasi, pag hindi po natin gagawin yan, maraming mabilis po tayong lalago, pero yung mga bago, hindi sila makaka-catch up, then they're gonna feel lost. So, at least, kahit bago pa lang yung tao at may bago silang recruit o bago silang sign up, komportable sila knowing na masasabi nila doon sa bago nilang sign up na mag-attend ka ng onboarding orientation natin. Kahit na hindi sila ang magpresenta, meron tayong sistema na sila'y komportable na matututo kahit bago pa sila. So guys, welcome to our LiveGood onboarding orientation. This is not an independent training prepared by me, Coach Sal Jumawan. So this is not an official training ng kumpanya. So okay. So guys, pag ano, paki-mute lang na para hindi ako ma-distract doon sa ano, hinahanap ko lang ibang. Okay. There you go. Good. Okay, thank you guys. Okay, so so we're going to go and get started now. So welcome to the LiveGood onboarding orientation. So our goal is to equip you, okay? To equip you, okay? With organized flow of information to make it easy for new affiliates, you know, you and me, to learn, practice, and teach their new skills in building the LiveGood business, right? Dito po, bubuhos natin dito lahat ng, bubuhos ko po dito lahat ng kaalaman ko sa marketing. Yan po ang aking commitment sa inyo. All right? So, si Abraham Lincoln, no, sabi niya, no, if I had 6 hours to chop down a tree, I will spend the first 4 hours sharpening my axe. Diba? I mean, yung iba, palo lang ng palo, puputulin yung puno, pero mapurok ang kanilang palakol, na? Kanilang axe. Pero itong si Abraham Lincoln, sabi niya, kung 6 na oras lang ibibigay mo sa akin, 4 oras igugugol ko, pahahasain ko ang aking palakol. So, it makes sense, no? Yung haharapin natin, guys, hindi yan basta-basta puno. This is a life-changing challenges. Kaya talaga sa umpisa pa lang, kaya sabi ng iba, sabi niya, Coach, magkano nang kinikita mo? Hindi pa ganun kalaki dahil nagsisimula pa lang tayo. Pine-prepare ko po, guys, ang ating palakol para hindi lang ako isa ang mamamalakol. Magpuputol ng puno. Lahat po tayo sabay-sabay natin puputulin ng puno para makapagbuo tayo ng isang malaking arko. No? Marami tayong matutulungan, maisasalba sa hirap ng buhay. Yan po. So why? Ang importante po guys, no, yung mindset, no. Ito po, itong training na to is more on mindset. Kasi yung skill set, meron na po tayong nakalatag na po yung skill set, yung paano gawin yung ganito, yung ganon. Madali lang po ituro 'yun eh. Ang mahirap po yung gagawin yung mga bagay na dapat nating gawin kapag ayaw nating gawin, pag tinatamad tayo, kapag nadi-discourage tayo. Pero pag mataas ang mindset mo, guys, you know you will keep doing it. So, guys, importante ang mindset. Ang mindset, ang tanong dyan ay yung why. Bakit mo ginagawa? Kaya importante, guys, napaka-importante ng mindset over skill set. Kasi pag na-overcome mo ang mindset mo, ang skill set mo will follow. Because you will do anything to learn what you have to learn, right? So, anin ko lang itong ano natin para makita ko rin kayo ang... iuso natin ng konti rito. Okay, yan. So earn while you learn. Guys, hindi nyo kailangan matutunan lahat bago kayo gumalaw. Pero habang gumagalaw kayo, mag-aral kayo. Bago kayo gumalaw, aralin nyo muna ang gagalawin niyo, right? Ang gagalawan niyo. Step 1,
attend the onboarding orientation as soon as possible. Katulad po nito, nandito kayo dahil gusto nyong matutunan lalo ang mga galawan natin, ang mga strategy natin, paano gawin ang negosyo. Guys, kasi the more you know, mas the more you will grow and it will grow confidence and posture. Number one, yan po ang wala sa karamihan sa mga taong sumasaling sa ganitong negosyo. Walang posture, puro excitement lang. Pag tinanong niya, paano ba yan? Teka, hindi ko pa alam. Tanong ko si Apps. Sira na ang posture mo. Paano kung nire-recruit mo a networker? Lalamunin ka niya ng buhay kung mahina ang posture mo. So guys, kailangan meron kang konting kaalaman para hindi ka lamunin ng buhay ng mga re-recruitin mo. Kasi guys, ang dami nating kakausapin mga networkers na naghahanap. Pero guys, bago yan, bigyan kayo ng attention yan. Tatanungin kayo yan. Hindi nyo kailangan alamin ang sagot. Kailangan nyo lang alamin ang response sa tanong nila. Here we go. Watch all the trainings on our Fast Start Guide. Dalawa po ang Fast Start natin. Isa yung Linktree/LiveGood Pinoy. So design po yan sa ating mga kababayan. Isa naman, Linktree/LG Fast Start sa mga English speaking. No? So, set up a coaching call with your team leader. Guys, nakikita nyo mga namamayagpag. Sino ba mga namamayagpag? Yan po ang lagi kong kausap. Right? Stay connected with your coach. Kahit nga po yung mga matitinding mga players, no? Manny Pacquiao, merong coach. Yeah, Tiger Woods, merong coach. Presidente ng buong mundo ng Pilipinas, mga presidente ng mga bansa sa buong mundo, may mga adviser. So kailangan din natin ng coach kasi may mga bagay tayong hindi alam na alam naman ng iba. Kaya it's always good that we have a coach, no? So, yan. Pag-usapan natin ito, no? Ito madalas ang magiging challenge ng karamihan. Training pa, no? Wala naman akong oras para diyan. Sali mo na lang ako. Guys, ganito yan. Sabi niya kasi, wala akong panahon. So, if you give time, you will save time. Right? Pag binigyan mo ng panahon isang bagay, mas... Sabi nga nung sa church, no, tinuro niya sa anak niya. If you're gonna do it, you might as well do it right in the beginning. Kasi kapag ginawa mo, tapos ulit-ulitin mo, sayang yung panahon mo. Correct? So, you spend time, you will gain time. Right? If you say you are too busy to learn the business, this is why you should take the time to learn and gain your time. Kung sinasabi nyo wala kayong panahon, ito, ay aralin nyo ito para makaroon kayo ng panahon para sa inyo at sa inyong pamilya. Yan po ang isi-share ninyo. Yan dapat ang posture na meron tayo para sa ating mga kasamahan. Kasi, guys, it's an 80-20% rule. 80% yan, average. Right? 20% yung mga performers. Right? Ang tanong, 20% ka ba or 80%? So doon mo mag-gauge kung sino yung bibigyan mo ng panahon, right? Because everybody wants your help, but not everybody deserves your time, right? Bigyan mo ng panahon yung mga nagbibigay din ng panahon. All right? So here we go. Ang business natin is a copy business. Nung dati nung nasa eskwela ako, pag nangungopya ako, pinagagalitan ako ni teacher. Dito pa sa negosyo natin, tawag si Coach Ann. Oh, di ba? Galing mangopya niya. Kaya mo, silver na. Okay. Which is easier? Copy or create? Guys, ako na. Bahala niyo na. Ako, bahala na akong mapuyat. Ako na. Sige na, ako na mapuyat. Okay? Gagawa tayo ng mga content. I-share niyo na lang. Right? So, yan ang sistema natin, guys. Copy the right activities of the leaders. Pag yung leaders nyo ay reklamador, huwag nyong gagayahin yon. Pero ang leader nyo, you know, matapang, atapang, kahit ma-terminate. Gayahin nyo. Huwag kayong magpapaterminate sa trabaho, ha. I-keep nyo yung trabaho ninyo. Pero pag yung ibang networking, medyo ano, mabigat sa kalooban, let go nyo na. Yung nasabi ko nun dati na sa other networking ako, no.
Sabi ko, coach, eh paano kung hindi na ako passionate? Sabi niya, di halap ka ng mga what will make you passionate, you know? Because passion will follow, you know? I mean, people will follow your passion, you know? It's passion before profit. Pag inuna mo ang passion mo, bago ang profit, people will follow you. Right? Kasi kung profit ka muna, walang passion, maamoy nila sa hininga mo, mukhang komisyon, amoy komisyon. Lalayo yat, lalayo yan. So, observe how to stay inspired and motivated. Observe how they do their daily task. Observe how they invite. Observe how they present. Observe, observe, observe. Right? So, yan. If it's not about what works, guys. It's about what duplicates. Baka mamaya sabihin mo, ay, hindi ko alam yan. Hindi ko, parang hindi ko ata, mas gusto ko ata yung ganitong sistema kasi mas cute, mas bagay sa akin. Hindi ganun, guys, eh. Ang hanapin nyo kung ano yung nagdu-duplicate. Right? So, social media. Meron tayong social media. Sa panahon ngayon, the reason why nagkakakitaan tayo, nasa Las Vegas ako, natuturuan natin ang mga kasamahan natin all around the world. Ipasa nyo lang sa akin, kakausapin ko yan dahil sa social media. Nung unang panahon, mamamasahe ka pa, pupunta pa, magkikita pa kayo sa McDo, papakainin mo pa yan, tapos di naman nakikinig. Those are the old days of networking, guys. Minsan naman, invite ka ng invite, na sumali na, pero hindi mo mapasama sa opisina para makinig ng training. Hindi na natin kailangan gawin ngayon yan, guys, dahil the power of social media. Talk to anyone global for free. May nag-uusap tayo, guys, so libre. Dati, oh, bibili pa kami ng phone card. No, yung dating misis ko, tinatawag ako, phone card. Kapal ng phone card ko, ganyan kakapal, guys. Pag nag-away kami, sabi ko, huwag kang alis dyan, bibili pa ako na isang phone card. Pag-usapan natin ito. So anyways, what I'm saying, guys, the global communication is free. And you can buy and sell global. Yan. So, network marketing, right? Pamilya naman tayo dyan. Huwag kayong matatakot sa word na network marketing. Dahil napakaganda niyan. Kung ayos ang networking na sinalihan ninyo. Okay? Health and wellness, weight loss. Napakalaking industriya. It's a $1 trillion business. Guys, ngayon, eto. Eto. Most network marketing yan ang combination nila. Pero wala sila nito. Savings club. They say you will save money kapag tawag nito. They say that you will save money pag nag-member ka. Gusto mo lang bumili. Tapos kailangan mo pa sumali sa negosyo. Tapos, bumili ka nga ng membership price ng produkto, napakamahal pa rin. Sa atin, hindi ganun. Sa atin, kahit na hindi ka kasali sa negosyo, pwede kang bumili ng produkto, mura pa rin. Right? So, ang tanong ko sa inyo, with the type of platform we have, is it a big time or small time business? So guys, this is a big time business. Kahit na $50 lang ang puhunan ninyo para makapagsimula nito, guys, you have an access to a multi-million dollar dropshipping warehouse sa Florida. And we're slowly expanding around the world. Ang next niyan, Canada. Ang next niyan, sa Europe. Biruin nyo, yun lang ang ginastos nyo. Eh kung maggastos, kung gumastos ka sa tawag nito, sa sari-sari store, kukulangin pa yan. Kung paulit-ulit mong paikutin yung pera mo, correct? Mamamasahe ka pa. Kukupitin pa yun. Pinagbentahan sa sari-sari store. Okay, so guys, LiveGood versus other company, no? Ito. I-reiterate ko lang ito. Nandun niya sa PowerPoint natin. We are not Forex or crypto investment. So guys, when you present our business, don't present it as an investment. Sumali ka lang kahit wala kang ma-recruit. Guys, totoo, pwede mangyari yan. Pero don't present it that way kasi magmumukha tayong investment company at lalayuan tayo ng tao o hindi magkakaroon ng wrong expectation ng mga tao. So guys, very important that we separate ourselves from that type of stigma. Kasi ang dami nang naloko, madaming na-scam, pero kung ganun ang approach natin, magmumukha tayong ganun kasi pareho tayo ng, kahit na hindi tayo pareho sa kanila, pero ang damit at suot natin, pareho, magmumukha tayong ganun. So guys, be careful on how we present. Tuturuan naman namin kayo paano ito ipipresent sa mga tao. We do not sell overpriced multi-level marketing products. Produkto natin, napaka competitive compared to other
company out there. Even the retail stores tulad dito sa Walmart at Costco, mas mababa pa rin ang produkto natin. We do not ask people to buy too much products, yung mga front-loading, multiple heads para lang kumita. Kaya tatambakan ka ng produkto, ng upline ninyo, kasi pag malaki ang naibenta nila, mapapares, magpe-pairing sila sa kabila, hindi na natin kailangan gawin yun, guys. We do not require membership to auto-ship. No? We do not flash out volumes, right? We do not invite people to the office to listen to the priest. You, pag may preset tayo, gawin nyo yan kung gusto nyo. Pero ako, sa bahay lang ako. At dito lang ako sa bahay. Kasi pag uwi ko sa bahay, marami's marami ako nakakausap. Kesa yung mamamas, magko-commute ako, gasolina pa, etc. So, I mean, we don't stop people from doing that. But sa akin, which, how can I maximize my time? No? We do not keep inventory at home. That, ito, kita nyo shelf na to dati, puro kape yan eh. Puro kape. Oh, umutang ako ng nag-loan ako, $8,000. Ano na nangyari? Na, ininom ko na. Pero masarap yung kape, guys. I'm just telling you. But the thing is, I have to remit the product, remit the money to the Philippines. I have to place the order. Tapos, i-DHL pa nila sa akin. Tapos, ibebenta ko online. Pag may bumili, kukolektahin ko yung pera. Minsan, utang pa. Tapos, ipapackage ko pa. Tapos, i-mail ko pa. Napakasakit sa ulo, guys. Eh, full-time pa ako. Hindi ganun. Mabagal ang turnover ng negosyo. I'm not saying it's not going to work. It's just too much work. No? Do not keep inventory. We do not bug friends and family to buy or join our business, guys. You really don't have to. Tuturuan namin kayo how attraction marketing works. Na meron tayong bagong expert sa Facebook advertisement. Naku, marami tayong matututunan dito sa ating bagong LiveGood, no? Marami tayong matututunan. Pero guys, if you follow the strategy towards the end, i-share ko sa inyo. Guys, you will attract people. Yung mga friends and family nyo, makikita nila yung ginagawa mo. It's different. Now, this time, they might say, ano ba yan? Ano ba yung ginagawa mo? Right? Hindi yung ano na naman yan. Di ba magkaiba yun? Ano na naman yan? Or ano ba yan? Di ba? Kasi pag sinabi ano ba yan, it makes them curious. No? Ibig sabihin yung curious sila to learn about what you're doing. So, ito ngayon, natakpan na. Okay. How to fight fear and doubts. Yeah? Kasi guys, darating at darating yan, meron tayong fear, magkakaroon tayo ng fear, at magkakaroon tayo ng doubt. It's either fear to in a situation or doubts to yourself or doubts to the company, guys. Pipiliin ninyo saan kayo kumukuha ng information. So guys, here we go. So increase nyo yung knowledge ninyo, no? Sabi nga nila, pag in-increase mo yung know mo, yung kaalaman mo, you will increase your edge. So know sa gitna, you have to learn. So when you learn, you will earn some more, right? Then you will have your edge, right? Forget ka, matagal ko na hindi na-present ito, guys. Nire-repeat, nire-recycle ko lang. So ngayon, tingnan nyo to, guys. Pag in-increase nyo yung knowledge ninyo, right? Increase your knowledge, the fear, right? Will decrease. Kaya lang naman tayo natatakot, nakakaroon tayo ng duda dahil kulang tayo sa kaalaman. So, keep increasing your knowledge, then your fear will go down, right? Your doubts will go down when your action goes up. Pag palagay mo, diskumpiyado ka na sa maliit pang kinikita ko, dagdagan mo ng action. Dagdagan mo. Kasi action will decrease the doubts. Pero pag hindi mo, pag isip ka lang ng isip, nag-aaral, tinetraining mo nga yung sarili mo, tapos hindi mo naman tinetake action, yung hindi mo pinapractice yung inaaral mo, makaka-doubt ka. Makakaroon ka frustration. So guys, increase the action. Minsan nga kahit di mo pa alam, action ka ng action, natututunan mo. Sabi nga ni Jim Rohn, work with numbers what you lack in skills. Kung bago ka sa isang bagay, sa sports, sa pagluluto, sa pagsasayaw, sa pagdadrive, do more of it. Right? Do more of it. Work with numbers what you lack in skills. Kung sa invitation, 10 in-invite mo, isang sumali. So now you know, if you invite some more, another one will join. Next thing you know,
you invite 10, 2 will join. Right? Now you invite 10 more, 3 will join because you become better. Right? Massive action. Right? Results. Results. You want more results? You want to increase your results? You increase your massive action. Guys, I say massive action. Ano ibig sabihin yan? Ako guys, kita nyo, napuyat ako pero hindi ako humihinto, magkwento, magpost, etc. Kasi gusto ko patuloy nakikita ng mga tao sa social media platform ko kung anong ginagawa ko. Right? Hindi ko kailangan na sa harap ng computer nagkukwento all the time. Pero kailangan at least once or twice a day, magpo-post ako. That's part of my massive action. Not only sa Facebook ko, meron din akong TikTok, pero hindi ako magaling sumayaw, guys. So imagine niyo, no? Hindi pala kailangan magaling sumayaw, pwede kang kumita sa gamit ng TikTok dito sa business natin. Kasi bakit ka mo? Yung mga nag-TikTok, nagpapalaki yan ng followers nila kasi gusto nilang kumita rin. Correct? So, ayan, increase. Okay. Now, attitude, pag-usapan natin ng attitude, guys. Mabilis lang ito. Attitude, the way we choose to look at things. You know, you can be negative attitude or positive attitude. Sa isang bagay nakikita mo, it's either half empty or half full, right? Importante guys, meron tayong good learning, listening attitude. So, papraktisin natin ito ngayon guys. Ha? Lagay nyo itong kamay nyo, gumawa kayo ng bilog, lagay nyo dito sa ano ba sa cheeks yeah. Sige, gayahin niyo ako, cheeks. Ngayon sasabihin ko kapag pinoint, kapag sinabi kong mata, ah, yun ang ituturo ninyo, hindi kung ano yung ginagawa ng cheeks ay ng kamay ko, no? So cheeks mata. sinong tumuro sa chin, right? Chicks, ilong, right? See? Importante guys yung good learning, listening attitude natin, right? Not just what we see, it's what we hear and pay attention, right? A lot of times, naririnig lang natin, pero hindi natin naiintindihan. So guys, pay attention. Now, I always encourage people, when you learn something, learn it to teach it. I like it. Yung mga kagrupo natin, no? Sabi lang, Coach, baka pwede mo kami turuan para mabawasan yung load mo. I love it. Of course, tuturuan ko kayo. Kasi lalo na pag kayo yung nag-a-approach sa akin na gusto nyo tulungan, gusto nyo matuto para matulungan. Oh my gosh. That is the sign of leadership, right? So, okay, nagamit na natin practice na yan. Okay, so, impossible, no? So, believe. We do what we believe. We believe what we know, right? Marami nang sabi ng tao, naniniwala ako pero hindi nila ginagawa. Hindi sila naniniwala, right? So, kapag ginagawa mo isang bagay, naniniwala ka. 'Di ba? Pumunta ka sa isang lugar, naniniwala ka makakarating ka doon sa lugar na 'yon. Ginagawa mo yung bagay na ginagawa mo, naniniwala ka dahil kaya mong gawin 'yan. Kinain mo kung ano yung gusto mong kainin kanina, naniniwala ka at di ka malalason doon. So guys, believe. We do what we believe, right? We believe what we know. So increase natin kung ano yung kaalaman natin. Kasi mas marami tayong matututunan sa negosyo natin. Mas marami tayong tataas ang ating paniniwala, no? Lalo na kumpiyansa sa sarili. Kasi guys, that's the biggest challenge. Yung sarili mo. For a while, bago ko nahanap si LiveGood, guys, kahit na I'm always positive, may kumpiyansa ako sa ano ko eh. Sabi ko, kulang, something, walang sipa. Pero nakilala ko si LiveGood, talaga namang, eto na, inaral ko siya. Okay? So, believe, no? To believe. Believe in what? Believe in who? Believe in God. Believe in the business. Believe in LiveGood platform, right? Believe in the products we offer to people. Believe in the rewards plans. Kung hindi nyo naintindihan yung compensation plan, guys, gumawa na rin ako ng video, no? Paulit-ulitin yung panoorin. Paano nyo malalaman kung naintindihan nyo na? Kung kaya nyo ipaliwanag. Paliwanag ninyo sa anak ninyo. Paniwanag nyo sa aso ninyo. Paliwanag mo sa sarili mo. Paulit-ulit, guys. Yeah, huwag kang aasa kay apps. Huwag kang aasa sa kung sino pa man
na magpaliwanag niyan. Hindi namin sinasabi na kailangan maano ka eh. Kailangan mong maipaliwanag sa tao. Hindi, kung kaya mong maipaliwanag kahit sa isip mo lang, alam mo na. Right? Kasi pag alam mo ang compensation plan, mas malalaman mo pa paano mo i-strategize ang negosyo mo. So guys, importante alamin natin ang pay plan dahil ang pay plan, importante yan. Tawag nito. Dyan tayo kikita eh. So believe in your team. Be a team player, no? Respect your team leader or upline. Right? Respect nyo yan, guys. Remember that how you treat your upline is how your downline will do to you. So kung respectful ka kay upline, respectful ang downline, ang mga kagrupo mo. Right? Believe it or not, nangyayari at nangyayari yan. May mga tao na they feel like si upline eh nagtatrabaho para sa kanila kasi kikita naman yung si upline sa amin eh. Hindi ganun, guys. Don't give that mentality. Right? So, ito guys, I love this illustration right here. Yung truth pala, katotohanan sa kapaniniwala, pag kinumbine mo, you have knowledge. Powerful, di ba? So, truth and belief, you gain knowledge. Alright? So, uplines. Ito, sa mga uplines, mga silver, bronze uplines. Love and support your downline. Your downline. Love and respect your uplines. Yan. Magmahalan tayo, guys. Walang siraan, walang inggitan. Don't compare yourself to others. But learn from their success. Right? Learn from their success. Magtanong ka. Right? Pero pag nagtanong ka, you know, be respectful. Right? Sometimes kasi sila upline, maybe may ginagawa or hindi agad na response. So, you know, just be patient, be respectful. They will get to you. Now, uplines, when you feel down, go up. Huwag kang magkukwento ng down emotion mo sa downline mo. Go up. Okay? When you feel up, go down. Pag excited ka, power! Congratulations, guys! Pero pag yung medyo wala ka sa mood, masama, sakit ang tiyan mo, etc. Huwag mo na, hey guys, ano ha, medyo ano muna ako ha. Huwag ganun, guys. When you feel down, go up. Ups, medyo sama, tiyako, bakapan mo muna ako, ups ha. Ganun. So don't go down when you feel down, okay? Go up when you feel down. But when you're up, i-transfer mo ang energy mo sa downline mo. Right? Kailangan nila 'yan. Believe in your downlines, call them business partners. Yo, kailangan pala business partners sa tawagan natin. Ah. O yan, naturuan ko na naman 'yung sarili ko. Okay, panonorin ko nga 'tong video na 'to para matuto uli. All right? Here we go. Believe in your cross lines. Yan, ang ganda ng grupo natin, guys, nagtutulungan. Cross lines, lender background, match to introduce them to some of your team for validation. So, iba-iba tayo ng background. Meron tayong bakers, meron tayong sales agents, meron tayong full-time mom, meron tayong mga OFWs. So, alamin nyo ang background nila para pag may kausap kayo at yun ang background din ng kausap ninyo, by the way, may kakilala ako, no? Okay lang pa, introduce kita. Okay? So, ganun. Learn how. Pero guys, of course, with permission. Yeah, with permission. So, kaibiganin nyo muna. Kaya importante, mahalan tayo at saka yung ano natin yung community natin kailangan ano tayo, give and take, tulungan tayo kasi diyan po gagana ang negosyo natin na kahit natutulog tayo gumagana dahil may community tayo na tumutulong sa mga taong ini-introduce natin sa sistema, nilagay natin sila sa Facebook groups natin or sa group chat, merong tutulong doon kahit natutulog ka and vice versa. Pag kayo naman ang tulog, ako ang gising, ako naman ang sasagot sa tanong ng ibang mga interesado o nagtatanong na mga kakilala ninyo. Okay? So here we go. Believe in yourself, guys. Recruit yourself first. The most powerful voice you hear is what you say to yourself, not what others say about you. Not what other people say about the company. Right? It's what you think about the company. Ano ka ba? Tigre ka ba? Lion, when you look into your mirror, right? Yung tinanong sa akin, ano, bago ako naging, yung first time ko na
na experience ang success sa business na ito. Kapag wala palang sumasali sa iyo at walang bumibili or anything like that, right? Maybe kulang pa ang kumpiyansa mo sa sarili mo. Kasi guys, kung napakaganda naman ng produkto at ng sistema na ino-offer mo, bakit hindi? Kasi ikaw mismo siguro, humarap ka sa sarili mo. Pagkausap mo ang sarili mo at nire-recruit mo, nire-recruit ka ng sarili mo, mapapa-oo ka ba niya? Think about that. Kasi baka hindi mo pa inaral yung negosyo. Sabi niya, scam yan. Ay, baka nga scam to ah. wala eh. Taob ka kaagad eh. Hindi mo inaral yung negosyo. Pero pag may nagsabi niya, scam yan. Alam mo pa paano mo sasagutin yan ng maayos. Right? Kasi our job is not to convince people na kung ano yung what against what they think. Ang kailangan lang, may bigay mo yung sagot mo and then let them live. Let them absorb and decide kung totoo ba yung sinasabi mo. Okay bro, ito yung sagot ko. Bahala ka na. I-verify mo na lang. Sa isip-isip ko, malaki ka na eh. Alright. Okay, here we go. So, okay. Commitment. Stop saying, I will try. Guys, get it out of your head. Don't say, I will try. Just do it. You know, that's shallow. When somebody say, I will try. Yeah, right. How can you just try? Just do it. Right? Stop saying, I will do my best. Stop it, guys. Stop it. Start saying, I will do whatever it takes. Kung gusto nyo talaga ito mag-work sa inyo, you will say, I will do whatever it takes so I can become a diamond. Don't say, I will try, right? Because if you try, you might die trying, right? Everyone's trying, right? I will keep going until I'm done. Ang trabaho natin, guys, keep going. Kung hindi mo pa na-achieve, di ka pa nagsa-success level sa next level mo, just keep doing it. Just keep doing it. But don't stop until you're done. Right? Bakit ako may illustration itong bahay na nasusunog? Ito yung kwento nung isang merong nasunog na mataas na building. Tapos may bata na nasa itaas na hindi makatalon. No? Yung mga firefighters, hindi nila ma-reach out yung bata sa itaas. But all of the sudden, no? Out of somewhere, you know, biglang parang Superman tumalo. Napatalon siya, napaakyat siya dun sa building. Kinuha niya yung bata, nasagip niya yung bata. Ba nagtaka yung mga firefighters? Sabi na, ano ba yan? Bumbero din ba yung tao na yan? Hindi daw. No? Malaman-laman nila, anak niya pala yun, sinagip niya. Right? Yung adrenaline nung sinagip niya. So, anyway, nagtataka yung mga firefighter, paano ba yung strategy na yung ay hindi pa pala nila, sorry na. I spoiled the ending. So, nagtataka yung mga firefighter, sabi paano nangyari yun? Sa balita, paano nasagip ng babae yan? Medyo mataba. parang si Coach Sal. Parang nasagip. Paano nakatalon ng ganung kataas yun? Kwentuhan. Tapos ginaya nila yung situation, 'di ba? Meron silang parang building din na kunyari nag-aapoy. Hindi nila magaya, no? Gumamit sila ng manika. Hindi nila maano yung timing, yung calculation. Nung nakita nila yung babae, no, nasa restaurant sila. Paano mo ginawa 'yan? Sabi nila, "Okay, bukas sumama kayo, pumunta tayo sa practice station ninyo." Dalhin ninyo ang mga anak ninyo kung may mga anak kayo. Tapos umakyat kayo, hayaan yung mga anak niyo dyan. Naisipin nyo, no, sabi niya. Kung yan anak ninyo, no, kung yan ang anak ninyo na mamamatay pag hindi nasagip dyan sa gagawin at gagawin ninyo ang gagawin ninyo. Right? You're not just going to try, you're gonna do it. No? Kung ano ba, lubog na ba tayo? Lubog na ba tayo sa sitwasyon natin dahil sa pandemic? Right? Baon na ba tayo sa utang? Right? Yan ang kalbaryo ng buhay natin eh. Are you just gonna try? You're not just gonna try. You're gonna do it. Right? So guys, yan ang commitment. Commit to yourself. Don't commit to Sal. Don't commit to Coach Sal. Don't commit to Coach Helen. Commit to yourself. And stop saying you're going to try. Those are the words of people not sure if they're going to do it or not, right? So do it. Just do it, guys. You're already here. You might as well do it. Kung hindi nyo magagawa ito at hindi kayo maging successful sa negosyo na to, I don't know.
find me an easier, a much simpler business. No? Yung iba talaga mas mahirap. I mean, compare nyo. Okay? Here we go. So desire, malapit na tayo matapos, guys. Desire is the starting point of all achievement. Sabi nito ni Napoleon Hill, no? Desire is the starting point of all achievement, not a hope, not a wish, but a keen pulsating desire which transcends everything. Yung desire, yung pangarap, kulang yan, right? Yung wish, kulang yan. Pero yung desire mo na makamit yung gusto mo para sa pamilya mo. Kaya nga sa akin, ang slogan ko dito, live good, negosyo sa masa. Negosyo para sa masa, pag-asa para sa pamilya. My goodness, guys. Kinikilabutan pag sinasabi ko yan. Kasi guys, hindi nyo lang alam eh. Baon na baon din kami. Panahon ng pandemic, di kami makalabas. Uber driver ako. Nanggaling ako sa sakit. Nabawal ako magpaturok dahil yung flu shots pwede nga makaparalyze sa akin. Galing ako, naparalyze ako twice nung 10 years old ako at nung 35 years old ako. So, I am vulnerable. Hindi ako pwede mag-risk na makipagsapalaran dahil hindi ko alam kung anong klaseng virus ang pwedeng tumama sa akin. Ang misis ko na mild stroke during pandemic. Nagkautang-utang kami sa bangko. Hanggang kailangan namin mag-file ng bankruptcy. Yung tinitirhan namin bahay, sabi nung kaibigan namin, diyan lang kayo sal, hindi namin ibebenta yan. Biglang bagong utak, nagbagong isip. Okay lang, naintindihan namin kasi nung magkakaroon na sila ng anak na kambal, yung asawa niya hindi na pwede makatrabaho, syempre mag-aalaga ng dalawang bata. So nag-aalala sila baka bumagsak ang presyo ng bahay. Sabi niya, sal, kailangan na namin ibenta ang bahay. Ano nangyari? Kailangan namin humalap ng panibagong bahay, panibagong gastos. Hindi pa ako nagtatrabaho noon. Nung patapos na ang pandemya, nakatanggap ako ng trabaho. Nagsimula ako sa trabaho, nakahanap muna kami ng lilipatan na bahay pero mas mataas ang upa. Nung nagsimula na ako magtrabaho, that's Pasko. Pasko ng 2021. Two weeks pa lang kami sa trabaho. Two weeks pa lang ako nagsisimula sa trabaho. Buong pamilya na COVID. Hindi ko alam saan may kukuha ng pambayad sa bahay namin, pambayad sa kotse. Talagang baon na baon kami. Pero hindi ako tumigil. Dalawang kumpanya ang tinignan ko. Maganda ang produkto pero ang sistema hindi akma sa kaalaman ko. Hindi katulad ko anong meron tayo. Ang misis ko, double job. Ako, overtime, kulang pa rin. Para lang makabawi. Kaya guys, nung nakita ko to, sabi ko, wow. Sagot. Negosyo. Para sa masa. Pag-asa para sa aking pamilya. Kasi naawa ako sa asawa ko eh. Double job. Hindi niya kailangan yun. Galing nga siya sa mild stroke eh. Pero wala kami magawa. Wala, kulang eh. Kaya guys, yung desire ko, mainit na mainit. Hindi ako kayang patauben. Kahit sino pang top leader yan, sasabihan ang networking na to eh hindi totoo. Hindi ko siya aawayin.
Pero pag narinig niya ang storya, kung ano meron tayo, hindi niya na ma-unheard. Hindi niya na pwedeng malimutan kung ano yung marinig niya. Bahala na lang siya kung mag-join siya ngayon o later on. So guys, I hope I'm able to transfer my desire to you. Okay, tuloy na tayo guys. Tuloy na. Kasi yun na pa emotion si Coach eh. Okay, excitement. Importante excitement guys. Kasi, tingnan nyo ha. Tamunti pati si LeBron, umiiyak ko. Oh. Eh, usot ko lang itong ano natin. Oh. So, excitement. Excitement is contagious. Hindi po pwedeng ano guys, kapag wala kang alam, di ka ma-excite. O, oh, sabihin mo sa kaibigan, best friend mo, best friend, sali ka na. Power to eh. Walang excitement. Power nga sabi, wala excitement. Hindi mo alam ginagawa mo eh. Right? People will pay for excitement. Yeah, they watch shows, they watch UFC fights. They exciting, right? They will jump the bridge. Right? People will even drive extra miles just to know why you are excited. Bro, pumunta ka dito. I'm so exciting, dude. It's too good for me not to share to you. It's too good. But ano ba 'yan? Oh, pag sinabi niyang ano ba 'yan? Yan. Pasok ka na. All right? So, eto tingnan niyo. Di ba? Si ano mas maganda? Excited, malungkot. Oh, tingnan niyo 'to. Oh, isang nakangiti, isang hindi nakangiti. Oh, di ba? Importante excitement. Oh, eh pag excited, oh, tulad ka ni Chubby, oh. All right, here we go. So, focus. Focus po tayo. People are attracted to work with people that are focused. Kung ang galaw ninyo, eh marami kayong inaalok sa mga tao, hindi ma-attract ang tao ninyo. Right? So, be careful kung ano ang galaw ninyo. So, target your audience. You know, stay focused kung anong ginagawa. I'm not saying na stop nyo ang ibang ginagawa nyo. But don't be scattered. Kasi nga, oh, titingnan ng tao yung profile ninyo. Ano ba talagang ginagawa ni Sal? No? So, stay focused. Kasi kung, let's say, inalukan nyo nito ng other product last month, tapos alukan nyo na naman kung ano-ano the following. Huwag ganon, guys. Hindi, kasi yung mga tao, hindi pa yan magsisay yes agad sa umpisa. Pero pag lagi ka nila nakikita, focus ka sa ginagawa mo. Ma-attract yan. Okay? Stay focused and consistent in your ano ba to? Kalimutan ko na yung sinulat ko. Stay focused kasi start and finish the race, guys. Kilala nyo ba to? Itong Australiano na to. Pangalan niya is Cliff Young. He is the oldest 61-year-old man that run from one side, the west side of Australia to the other side of Australia. At age 61, guys, he was a potato farmer. Sumali siya sa marathon. You know, ran an ultra marathon, 544-mile race, no? Yan. So, 504. So, almost kalahati niyan in kilometer, right? So, but in Sydney to Melbourne, you know, from Sydney to Melbourne, siyang nanalo first prize. I mean, first place. Pero potato farmer, no? Dumating siya sa karera, naka-jumper. Tapos naka-boots. Tapos sa mga kakompetensya niya, mga prime age, 30s, 40s, no? Pero bakit siyang nanalo? Tinanong siya, paano mo napanalo? Sabi niya kasi, takbo lang siya ng takbo, hindi siya umihinto. Habang tulog yung iba, nagpapahinga, siya dire-diretso lang, takbo lang siya ng takbo. Hanggang sa nakarating siya sa deadline. Sa endline. So that makes sense, guys. Ako, kahit na sabi, Coach, anto ka na. Okay lang. Kasi tatapusin ko tong karera natin. Yung umpisa, yung first 3 months, importante yan. Kasi magbibuild up ka ng momentum yan eh. So importante ang ating ano momentum. No? So when you get started with a project, don't just start it, finish it. Kahit anong project yan. So, etong LiveGood, gawin mo itong project. This is your LiveGood project. Sinimulan mo na, tapusin mo na. Pero guys, huwag kang maghihintay ng tao dumating sa iyo. Ikaw ang mag-broadcast, no? Tuturuan ka namin. So, ito guys, tapos na yung
mindset natin dito, skill set na tayo. Mabilis lang 'to kasi nandoon na itong ano natin, nandoon na sa ano natin sa Linktree/Pinoy Group. Panoorin niyo lang yung mga video doon paulit-ulit. Promise ko sa inyo guys, you will master the business. Duplication, okay? Ano 'yan? Yung duplication, yung paglago, pagparami. And then para makaroon ka ng duplication, kailangan mo ng system. Ano sabi kanina, no? It's not what works, it's what duplicates. Kasi maybe you're a good salesperson, you know? What works for you is being a sales talk. You know, magaling ka mag-sales talk. Eh, hindi naman lahat ng tao magaling mag-sales talk. Right? So, kailangan aralin mo yung duplicating system. Kasi everybody can plug people into the system. Not everybody can explain the way I explain kasi marami na ako experience. Eh, paano yung mga baguhan? O, edi, gamitin mo yung orientation natin. Right? Let Coach Sal. Now, later on, pag ano na kayo, confident na kayo, kayo naman ang magturo. Diba? Para kasi pag kayo ang nagtuturo, lalo kayo re-respect ng grupo ninyo as a leader. Right? I'm not saying that they won't, but iba yun eh. Iba yung dating kasi kayo yung kilala nila eh. So, system. Ano ba ibig sabihin ng system? Save yourself time, energy, money. Pag wala kang sistema, mababurnout ka. That's the reason why, sa umpisa guys, hindi ganun kalakas yung pasok ng income ko. Kasi hindi ko naman sinign up lahat yung 100 people eh. Yung iba, sign up ng 30, 100, pero hindi nagduduplicate. So, para lang sila nagbebenta. So, kailangan sign up sila ng sign up. Right? So, I rather have one person that I teach and duplicate that self to another person, another. Para kontrolado ang growth natin with information, right? So here we go. At paano bang system natin? Attend our weekly cut-off Zoom. Kung hindi ka maka-attend, panoorin mo ang recorded, no? Kung hindi mo pa naintindihan, watch it. Parang kanta, paulit-ulit, no? First time kasi marinig mo ang LiveGood, yung 5-minute presentation ni ano, you will get excited, no? Pero hindi mo pa alam. Panoorin mo uli. Now you will understand. Panoorin mo pa uli. Now you will understand more and get motivated. Panoorin mo uli. Now you're starting to memorize. Panoorin mo uli. Now you internalize. Now LiveGood is in you. Sa umpisa, you're in LiveGood. Yan. Sa umpisa, you're in LiveGood. Nag-join ka in LiveGood. Pero pag na-internalize mo na si LiveGood, LiveGood is in you. Alright? That makes sense, no? Alright. So, para itong ano, kumukulong tubig, no? Lagay mo siya sa init. Hindi mo pwedeng putulin yung init at expect mo kukulo yung tubig. Kailangan tuloy-tuloy, consistent, ang baga, ang init. Right? It takes sometimes, no? It takes one more degree, 211 degrees. Hindi pa kukulo yan. One more degree. Huwag mo lang iputulin yung init. Tuloy-tuloy mo yung init kasi baka mamaya, isa na lang eh. Huwag mong putulin yung momentum mo. Huwag mong putulin yung excitement mo. Tuloy-tuloy ka lang. Alright? Kasi bakit? Pag kumulo ang tubig, magkakaroon ng steam. Alam nyo ba ang unang panahon? Yung steam, yung train, you know, baga lang nilalagay nila doon tapos para kumulo yung tubig. Tapos yung steam na yan, it can push, you know, run an engine ng train. Biruin mo, dami niyang hinihila. Biruin mo, a steam can move a locomotive, can move a train, and can pull many, many carts. It can pull many people with it, right? So, napaka-powerful yung steam. Steam lang yan, ha? Saan nang galing? Sa baga. So, yung baga, yung burning desire mo, guys, let it steam. Yung steam na yan can move a lot of people. Ang trabaho natin, guys, hindi magbenta-benta ng produkto, ang trabaho natin mag-inspire ng mga tao. Kasi ang produkto natin, guys, is savings, membership club. Yun ang produkto natin. Right? Okay, we must be consistent like the heat of the water, like the heat that boils the water. All right, ito na, guys.
Ito, internalize nyo to ha. First, you join. Number two, you learn. Then you practice, then you teach. That's it. Ngayon, siyempre, hindi ka naman mag-join pa ulit-ulit. Then, repeat mo yung learn, practice, and teach. Learn, practice, and teach. Learn, practice, and teach. Pag may nag-join, o pa-join nyo, learn, practice, and teach. It's a cycle, paulit-ulit. Alright? So, ang tanong, learn what? Eto, guys, andito na yung trainings natin. Kaya, guys, paulit-ulit ko itong biniburn. Thank you, Coach Jen, for always reposting it. Kasi every day, meron tayong bagong members. So, every day, po-post natin yan. Kung hindi ko ma-post, pag merong nag-congratulates, sundan nyo agad. Sundan nyo agad. Diyan magtulungan tayo, guys. Because there time natulog ako o meron akong ginagawa or vice versa sa inyo rin. Para pag may nakita kayong nagko-congratulate, bagong pinos, welcome, sundan nyo agad. Sundan natin agad ng Linktree LiveGood. Tapos yung voice message ko. Kung kailangan natin baguhin yan, gamit natin. Pero for now, let's use what we have, no? Yung Linktree LG Fast Start, that's for the English speaking. Itong kasi at yung LiveGood Pinoy kasi is designed sa ating mga kababayan para mas makapag-play sila. So learn. Panoorin nyo lahat ng video na dyan. Kasi pag may mga bago tayong information, dyan ko i-upload para madali ma-access ng mga tao. So guys, gawin natin itong parang bulletin board. Balik kayo ng balik dyan. Right? Meron akong dinagdag dyan yung Telegram chat natin kasi puno na yung Facebook group chat natin. Pag natutunan natin gamitin ang Telegram chat, my gosh, it can hold up to 200,000 members. Right? Okay. So practice what? Practice the CLM. Nandun yan sa training. C stands for connect. So what you're doing right now, you're already connecting with the trainings. What you need to do also is connect with your coaches, make plans, set your goal. So anong sasabihin? Mga ganon. Just connect. Don't try to do this your own. Yung mga hindi nag-level up, those are the one trying to figure this out yourself. Kasi, guys, people want to see that if you're working with a team, right? Kasi gusto nila malaman, pag sumali ba ako dito, tutulungan mo ba ako? Pag nakita nilang may ka-partner ka, tumutulong sa iyo, mararamdaman nila, okay, tutulungan din pala ako ni Coach Sal o tutulungan din pala ako ng kung sinong coach, right? So connect with the trainings, connect with the Thursday dito, Friday dyan cut-off, Zoom cut-off. Pag hindi nyo mapanood live, panoorin nyo yung replay kasi kung may mga bagong announcement sa company, dun mo maririnig eh. Okay? Launch your business, right? Launch means promote your business. M means master to invite. So, himayin natin yan. So, number one, I highly recommend this. Yung Facebook cover nyo, makakatulong yan to launch your business. Bakit kamo? Yung Facebook cover mo, parang yung billboard. Yung mga tao, pag pinalitan mo yung Facebook cover mo, makakaroon ng notification yung mga friends mo na nag-upgrade ka ng... Ngayon, that will be an initial to a conversation. Right? Ayan, patulong kayo sa mga ka-groups ninyo, no? Tapos yung profile ninyo, guys, keep it clean, no? Huwag niyo lagyan ng advertisement. Sa akin na, suggestion ko lang ito kasi it's too here's what I learned in social media. The more salesy you are, the more you will lose the sales. Keep giving content. The reason why people go to social media because of content. Gusto nilang makita yun, yung pinopost sa mga kakilala, matuto, how-tos, ma-entertain, yun mga contents. In between, lagyan mo ng mga content ng about your business. Pero pag ang content mo ay puro live good, and ako, hindi kayo pakikinggan ng mga kakilala ninyo. Yan. Puro live good eh. Right? Puro advertisement. Haluan ninyo. Ano bang motivation, personal development, etc. Bigyan ko example how to launch your business. Mag-post kayo. Ito example, no? Yeah, post kayo something simple, no? Kung wala kayong produkto, okay lang kasi you don't need to have the product, right? In order for you to offer them the membership, right? You can be in the Philippines, ang audience niyo nasa US, right? Ito example, no? Kunyari, kasasali nyo. Kunyari, first example niya, nasa US kayo. Inaantay nyo yung produkto, bumili kayo. Gusto nyo matikman yung kape, etc. CBD oil, factor 4. Sabi nyo, mag-pronounce ka, this is so cool. This is too cool not to share. I found a way to double
our household income without doing a second job. Did I say LiveGood? Right? Kasi pag sinabi ko agad yan, guys, join na kayo sa LiveGood, number one, fastest moving company. I don't know if kung ako makakita akong ganung post, I don't know if it's gonna make me curious. Pero pag ganyan mga post, yeah, napasok yan sa puso ng tao. Kasi everybody wants to have an extra income without having a second job, right? Oh, this is so cool to find a way to earn household income without selling. Oh, sabihin, pwede pala akong kumita online kahit hindi ako nagbebenta-benta ng products. Ano sabi niya? Paano po yan? How? Di ba? So these are ways for you to launch it. Sample lang to, sample. You don't have to be exact, pero I'm giving you the idea. Okay? And then, ayan, oh my goodness, I am so excited to launch my discount dropship club. Uy, ano yan? Oh, hindi ko sinabing LiveGood, right? Baka mas makuha mo pa yung ibang tao na nagbebenta ng LiveGood. Baka yung mga iba mong kakilala, panay nang nakikita sa LiveGood na mga kakilala nila, pero ito ang approach mo. Baka mas makuha mo pa sila. Right? I'm so blessed I found a way to earn extra 2,000 household income without selling products online. Kasi guys, di naman talaga tayo nagbebenta ng produkto. Si company nagbebenta ng produkto. Brand ambassador lang tayo. Brand affiliate lang tayo. Right? Hindi natin kailangan bumili ng produkto para ibenta sa kanila. So, we're not. Honestly, we're not. Ang produkto natin, yung membership club. Right? Tsaka yung business. Alright, so, meron tayong Facebook groups, okay? Pag yung sa English, mag-attend din kayo dito kung gusto nyo. Ako lang, hindi ko lang ina-add kayo lahat kasi baka ma-overwhelm kayo eh. I add you to the group that I think fits with you. Ngayon, pag gusto nyo pa, coach, ready na ako for more information, then, you know, I invite you to join this club, you know, Wholesale Heart Product Club. Kasi diyan makikita sila Tim Miller, mga top earners ng company natin. Right? So, sa LiveGood Pinoy, ito concentrated sa Pinoy market natin. So guys, importante, kapag may mga prospect kayo at nagtatanong how, sabihin mo, okay, I'm glad you asked, you know, what's your best email? Tapos, i-add, oh, by the way, what's your best email? Sabihin mo, padalang kita ng 5-minute video, watch it, let me know what you think. Right? Pag kinuha mo yung email, ikaw na maglagay ng pangalan at email niya doon sa Powerline website mo. Kasi minsan, pag pinadala mo yung website mo at hindi niya naman pinanood agad, hindi niya i-enter yung pangalan niya. Pangalawa, baka hindi niya agad puntahan yung website, later on, ma-interesado, i-search niya yung LiveGood, baka sa iba pa sumali. So, importante, ikaw na ang maglagay ng pangalan at email niya. Kasi strategically, makakatanggap niya ng email sa kumpanya. Paulit-ulit na follow-up, may mga tao nang sumasali, mag-join ka, etc. ng Thursday night para maintindihan mo kung para sa ito. See, this very, very smooth, powerful system, right? Yan tawag natin na Powerline marketing system. Automated, talagang hands-off. Alright? So, alright. Sorry guys. please connect. Okay, ito na. Please connect with your... To. Tapos na tayo guys. Please connect with your sponsor or team leader to let them know you completed this first orientation. Guys, kasi ganito yan. Maraming taong sasali, hindi mo alam kung nasaan na sila, anong pace, ano nang alam nila, anong hindi nila alam. So, umpisa, ang goal natin ay mapa-attend sila ng orientation presentation na to, whether they go live or panoorin nila yung recorded. Right? I will show you guys kung saan natin i-archive yung mga recorded call natin. You can actually go to facebook.com/LiveGoodTV. Pinalitan ko siya, hindi ko na sinabing LiveGood Pinoy TV. LiveGood TV kasi doon ko na rin i-archive yung mga English. But doon tayo pupunta, babalik-balik para magkuha ng content, pang-share natin sa profile natin. Remember, sabi ko sa inyo kanina, kopya-kopya lang. Kopya-kopya na lang tayo, guys. So, doon ko i-archives yung mga ibang mga content na shareable para it's public. Pag sinare nyo sa wall ninyo, public makikita. So, anyway, mga ganitong training, pwede nilang balikan doon sa LiveGood TV natin. Okay? So, make sure, no, you get back with the person, you know, with your sponsor or team leader. Kung ikaw, hindi, yung nag-sponsor sa'yo, hindi pa gamay, hindi pa expert sa ginagawa niya. You know, sabi mo, okay, sino bang team leader natin? Right? Then, if it's me, talk to me, right?
Kasi hindi ko lang alam talaga kung sino na yung mga sasali pa. Hindi ko na makokontrol yun. Kaya nga tayo gumagawa ng ganitong sistema. But importante ang communication. Sa relationship, pag failed ang communication, it will break the relationship, right? Relationship between husband and wife, relationship between a child and the parent, relationship sa trabaho, meaning your boss and employee relationship. Kung walang communication, it fails, right? So guys, communication tayo. Importante yan. Okay, so watch all the trainings, no? Trainings, videos in our Fast Start Guide link, right? Ano ba yung Fast Start Guide link natin yan? Ito po, yung sa linktree.com/livegoodpinoy or linktree.lg/faststart. So, ayan. So guys, yan po ang ating kabuuan ng ating training. I-stop ko na po ang ating recording. Kung na-record, ayan. Ha! Sana ba? Dali guys ha. Okay.